Magandang gabi, oras na para malaman nyo ang state of the nation. Nasa West Philippine Sea na ang bagyong Quinta matapos mag-landfall ng 5 beses sa Albay, Quezon Province, Marinduque at Oriental Mindoro. Inulan muli at hinagupit ng hangin ang mga probinsyang hindi pa man nakababangon sa mga bagyong Ophel at Pepito. Napuruhan ang husto ang Bicol Region kung saan naroon si Salima Refran. Sa Legazpi City, Albay, napatigil ang ilang residente matapos masaksihan ang napakalakas na ulan at hangin. Sumilong sila sa isang mall sa takot na matangay ng hangin. Pagsapit ng gabi, nagka-flash flood naman. Maraming bahay ang pinasok ng tubig. Malaipo-ipo naman ang hangin sa Maharlika Highway sa Pili, Camarines Sur. May mga nilipad na yero, kahoy at maliit na kubo. May bumagsak ding mga puno. Pagputok ng liwanag, nakita ang mga humambalang sa daan. Agad itong inalis ng clearing team. 25 lugar sa Camarines Sur ang nawala ng supply ng kuryente dahil sa mga nasirang poste. Matapos ang malakas na ulan, baha naman ang problema ng mga residente ng Zone 3, 4 at 7 dito sa Barangay Haring sa bayan ng Kanaman. Ayon sa kanila, ang tubig umabot daw hanggang bewang kagabi. Ang problema, marami mga bahay ngayon yung pinasok na ng tubig at ang tubig daw na ganito kataas, matatagalan pa bago humupa. Si Jerry Estrelles, nagkandasugat na ang paa sa kakalusong sa baha. Pangamba nila. Sakit, maraming sakit. Katulad ng dinggi, tapos yun sa mga galis-galis. Yung leptospirosis, baga, noon, yung sakat sa daga. Yun ang number one dito dahil maraming daga. Sa bayan ng Calabanga, mataas ang alon sa dagat kasunod ng hagupit ng bagyo. Inalika sa mga nakatira sa coastal areas. Taas ng nisa kami nagtulog, yung mga gamit nila, barasa. Siguro, hindi na po siguro ito mapakinabangan. Ang bahay ni Jesus Olitokit, isa sa mga pinasok ng baha sa bayan ng San Fernando. Ang baha umabot ng hanggang hita. Isolated naman ang bayan ng Donsol sa Sorsogon matapos pasukin ng hanggang dibdib na tubig ang maraming bahay. Umabaw kasi ang tubig sa kalapit na ilog. Salima Refran, GMA News. Bukod sa Bicol Region, ilan pang mga probinsya ang apektado ng bagyong Quinta. Sa Batangas, isang dambuhalang roro ang sumadsad sa ilang bahay. May iba pang mga sasakyang pandagat na lumubog. May report si Darlene Kai. Napasigaw ang babaeng yan sa Bonito Island sa Tingloy, Batangas matapos sumadsad sa ilang bahay sa kasagsagan ng bagyong Quinta, ang MV Roro 12. Ito po'y nagsimula sa Naminsala ay halos madaling araw. Simula lumakas po una-una, pero Naminsala po siya. Ayon sa Philippine Coast Guard, ligtas naman ang 5 crew ng Roro. Sa bayan ng Bawan, isang yate naman ang lumubog. Narescue ang 7 crew nito pero isa ang nawawala at patuloy na hinahanap. May lumubog ding passenger vessel sa bayan ng Mabini at fishing vessel sa bahagi ng Lubao Islands. Sa buong araw, siyang pangsasakyang pandagat ang sumadsad sa iba't ibang bahagi ng Batangas. Ang bagsik ng bagyong Quinta, maagang naramdaman sa Batangas City. Ang lalaking ang yan umakyat sa bubong ng kanilang bahay para lagyan ng pabigat ang mga yero. Pinalikas naman ang nasa 80 pamilyang nakatira sa mabababang lugar at nasa tabing dagat. Malakas pa po ngayon, sobrang lakas po. Yan po, dami na po yung bahay na nasira po. Kanina po, nakakalakad pa kami. Pero ngayon, hindi na po. Sobrang nadadala po ng hangin po. Naramdaman din ang malakas na hangin sa Look Occidental, Mindoro. Halos lipa rin ang bubong ng ilang bahay. Pati bubong ng isang mall sa Puerto Galera Oriental, Mindoro, hindi kinaya ang bagyo. Halos labuni naman ang malalakas na alon ng isang yate. Kagabi, naramdaman ang bagyong Quinta sa Atimonan, Quezon. Ang mga otoridad magdamagang nagbahay-bahay para ilikas ang mga residente. Inalis din ang mga punong bumagsak sa kalsada. Isang matandang babae ang nasawi sa bayan ng Mauban matapos mabagsakan ng puno ng niyog ang kanyang bahay.
sa bayan ng San Andres, hindi na naisalba ng mga taga-barangay Bangero ang kanilang gamit matapos bumaha dahil sa pag-apaw ng ilog. Binahari ng ilang bahagi ng pagbilaw, habang sa bayan naman ng San Narciso, pinabagsak ng malakas na ulan at hangin ng ilang puno bago pa mag-landfall ang bagyo. Maaga namang inilikas ang mahigit 1,000 pamilya sa Katanawan. Maaga ring nagsagawa ng preemptive evacuation sa Calamba, Laguna. Umikot ang ambulansya para sunduin ang mga residente. Inilikas din ang 9 na pamilya sa Tanza, Cavite matapos umapaw ang tubig sa Prinza Dam. Ipinagbawal muna ang pagtawid doon. Sa ilan pang bayan sa Cavite, bumaha at nawala ng kuryente. 21 barangay naman sa Bulacan ang nalubog sa baha. Nagmistulang dagat ang mga kalsada sa 12 barangay sa Kalumpit. Gayon din sa 9 na barangay sa Hagonoy. Maraming bahay ang pinasok ng tubig. Dahil yan sa ulang dulot ng Bagyong Quinta na sinabayan pa ng high tide. Nagpakawala rin ng tubig ang Ipo Dam at Bustos Dam. Kaya sa ilang lugar, umabot hanggang 4 na talampakan ang baha. Darlene Kai, GMA News. Ang tinaguriang White Beach o Dolomite Beach sa Manila Bay, unti-unti nang nangingitim dahil sa sunod-sunod na bagyo at pag-uulan. Ayon sa DENR o sa Department of Environment and Natural Resources, dahil daw sa alon, natatabunan ng itim na buhangin ang Dolomite. Kaya baka dapat daw dagdagan pa ang Dolomite. Halos 400 million pesos ang nagastos ng gobyerno para sa Dolomite mula sa Cebu. May report si Bernadette Reyes. Ito ang pinilahang Manila Bay Dolomite Sands sa Maynila. Pero matapos ang ilang araw na pag-ulan, heto na ang itsura ngayon. Nangitim na ang bahaging ito ng artificial sand. Paliwanag ng DENR, pumaibabaw ang original na itim na buhangin sa artificial white sand na gawa sa Dolomite. The discoloration dahil yung black sand nga, pumapatong na doon dahil sa lakas ng wave, tinadala yung black sand, yung regular sand. But this is a clean sand naman eh. Dati nang may agam-agam na mauubos ang Dolomite sand kapag malakas ang alon at ulan, pero sabi noon ng DENR, hindi raw ito mangyayari. Sa taya ngayon, 10% ng Dolomite sand ang inanod na sa dagat. Mainam na rin daw na maaga nilang nakita ang epekto ng malalakas na ulan sa Dolomite Beach. Nakikita natin yung magiging problema, pwede natin yung mag-adjust. So later on, ilalagyan pa rin namin Dolomite yon at pati sa tubig na, para at least pag lumakas yung wave, hindi na black sand ang dadali ng tubig, white sand na rin. 389 million pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa paglatag ng Dolomite sand dito sa Manila Bay. Sa kabila ng mga abirya dahil sa mga naging pag-ulan, target pa rin nilang i-deliver ang proyekto bago matapos ang taon. Pansamantalang natigil ang paglalagay ng Dolomite sand sa Manila Bay nang ipahinto ng Cebu Provincial Government ang pagmimina nito mula sa bayan ng Alcoy. Problema rin ang samut-saring basura na napadpad sa Dolomite Beach. Sana mas maganda pa kasi napakalaki palang halaga. Normal yun eh, normal. Talagang pag malakas eh kasi nagagaling yung basura sa parting Cavite, Parañaque. So yun yung dumaan sa Pasig River, pero ngayon malinis na ngayon. Konting-konti na lang kasi may mga intervention din kami dun sa upstream. Bernadette Reyes, GMA News. Natukoy raw ng PACC o ng Presidential Anti-Corruption Commission ang mga kongresistang kakuntsaba di mano ng mga kontraktor sa mga maanomalyang proyekto ng DPWH o ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa kanilang investigasyon, kalahati ng pondo ng maanomalyang mga proyekto ang napupunta sa korupsyon. Sinisikap po ng GMA News na makuha ang panig ng liderato ng Kamara. Ang DPWH naman nakikipag-ugnayan na raw sa PACC. May report si Victoria Tulad. Ngayong linggo, target isumite ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ang report nito sa Pangulo tungkol sa di umano'y korupsyon sa Department of Public Works and Highways na kinasasangkutan din daw ng ilang kongresista. Ayaw pangalanan ni PACC Commissioner Greco Bellica ang mga naturang mambabatas. Ang Pangulo na raw at mga kaukulang ahensya na pamahalaan ang bahalang umaksyon laban sa kanila, depende sa ebidensyang nakalap ng PACC. If you do that, compromise the investigation. Dahil parang sinabi dun sa mga huhuliin na sila ang huhuliin bago pa gawin ang inquiry. So makakapaganda. Sabi ni Bellica, kakuntsaba raw ng mga kongresista ang mga contractor. Yung contractor,
na piling na yan, kung siya yung nag-claim na siya yung kontrakto ng congressman, pupunta na yan sa DP, sa district engineer, papakilala. Tapos yung district engineer naman, so yun ang favored contractor. And then sir, yung contractor, bibigyan na lang ng kickback yung congressman? Kung yun ang ano transaksyon, yun ang SOP ng mga contractors. Base sa investigasyon ng PACC, kalahati daw ng pondo ng mga maanomalyang proyekto ng DPWH ang napupunta sa korupsyon. Ilang taon na rin daw itong nangyayari. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na talamak ang katiwalian sa DPWH. Ayon sa Malacanang kanina, bahala na ang Pangulo kung papangalanan ang mga naturang mambabatas. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng liderato ng Kamara. Ang Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga sa mga anomalyang ginawa ng mga opisyal ng pamahalaan, sinabing lagi itong handang mag-imbestiga. Pero ayon sa chairman ng komite na si Bulacan Representative Jose Antonio C. Alvarado, kailangan muna niyang kausapin ng House leadership kung sila nga ba ang mag-iimbestiga. Dahil maaari rin itong ibigay sa Committee on Public Works and Highways o sa Committee on Public Accounts. Sinusuportahan naman ng Vice Chairman ng Committee on Public Accounts na si Surigao del Norte Representative Ace Barbers ang imbestigasyon ng PACC. Kumbinsido si Barbers na may mga kongresista ngang sangkot sa korupsyon sa DPWH pero ayaw niyang pangalanan ang mga ito. Hindi naman maglalabas ng ganong statement si PACC, you know, if he has no legal basis. Pero kung si anak kalusugan partylist Representative Mike Defensor ang tatanungin, dapat daw pangalanan ang mga kongresista. Pero sana lang naman maglabas din talaga ng mga pangalan. Ituro talaga kasi ang hirap naman na parang buong kongreso at institusyon ang tinatamaan dito. Wala pang bagong pahayag ang DPWH tungkol sa issue. Kahapon, sinabi ng kalihim ng ahensya na si Secretary Mark Villar na nakikipag-ugnayan na sila sa PACC. Sa tanong naman kung may mga kongresista nga bang nakikialam sa mga proyekto ng ahensya, sabi ni Villar, after the budget, dapat wala talaga. Pero sa budgetary process, syempre, meron din naman silang karapatan na mag-comment sa budget kasi sila naman yung budget, the budget is a legislative function. Victoria Tulad, GMA News. Para sa karagdagang balita, nasa studio si Joseph Morong. Joseph! Maraming salamat, Jessica. Hindi pa rin tumatanggap ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital ng mga pasyente matapos magpositibo sa COVID-19 ang 12 medical staff nito. Sa mga kuhang ito ng Public Information Office ng hospital, walang pasyente sa emergency room at sa kanilang waiting room. Sarado rin ang kanilang mga public area. Ngayon ang ika-apat na araw ng lockdown sa ilang bahagi ng ospital. Ayon sa pamunuan ng Fabella, tinatapos pa ang swab test sa 170 na mga medical staff nila. Patuloy ang disinfection sa mga pasilidad ng ospital. Sa ngayon, mahigit 300 pang mga pasyente ang nasa loob. May COVID unit naman ng ospital para maihiwalay ang mga pasyenteng may COVID-19 sa mga non-COVID patients. Hindi po masabi ng pamunuan ng Fabella kung kailan babalik sa normal ang kanilang operasyon. Nangibabaw ang Ilongga beauty na si Rabia Mateo sa kauna-unahang Miss Universe Philippines. Pero ang kanyang pagkapanalo na bahira ng kontrobersya. May report si Aubrey Carampel. Miss Universe Philippines 2020 is Miss Iloilo! Hindi raw makapaniwala ang 23-year-old na si Rabia Mateo na makukuha niya ang corona sa unang sabak niya sa national pageant. Umangat ang Ilongga beauty out of 46 candidates na nagpasiklaban sa swimsuit, evening gown, at question and answer portion. Sa Q&A, tinanong ang mga finalist kung anong kahalagahan ng pageant ngayong may krisis. I want to use my strength to make an impact. And that is the essence of beauty pageant. It gives us the power to make a difference. Pero ang kanyang pagkapanalo, nabahira ng kontrobersya. Sa post sa Instagram, nagpasa rin si Ms. Taguig Sandra Limonon tungkol sa umano'y dayaan. Anya, the truth always comes out. At karma is real. Matapos nito, nag-post naman si Miss Universe Philippines National Director Shamsi Supsupli. Ang tunay na beauty queen daw ay marunong tumanggap ng pagkatalo. Tila sinagot naman ito ni Limonon ng isa pang post at sinabing real queens play fair and don't cheat.
Hindi naman sumipot sa viewing party noong Linggo ng umaga ang second runner-up at Miss Quezon City Michelle Gumabaw, matapos malaman daw in advance na hindi siya ang nanalo. Kaya niya raw tanggapin ang pagkatalo pero mahirap daw mausisa kung bakit siya natalo. Kasunod nito, kumalat sa social media ang akusasyong may sariling glam team si Rabia kahit bawal ito sa competition rules. Ibinigay rin daw sa kanya in advance ang tanong para sa question and answer portion. Sasagutin din daw ng Miss Universe Philippines organization ang mga akusasyon. Pero giit ni Rabia na lumaban siya ng patas. Nasasaktan din daw siya sa mga paratang. Hindi naman ganun yung treatment nila sa akin all throughout. So I'd like to, you know, still remember them as somebody who were there nung nahihirapan ako, when I was struggling, rather than those people who are bitter about, you know, my success. I need to understand where they're coming from. Pobrika Rampel, GMA News. At yan po ang mga balitang dapat nyong malaman, sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Para sa Pilipino, ako po si Jessica Soho at ito ang State of the Nation.